Morning, Drisato na pagpangalagad, we have Sir Moody Floranda ng pagkakaisa na masamahan ng mga chopper at operator nationwide or piston. Sir Moody, magandang umaga. Live ka ngayon dito sa Action Radio Bacolod. Mapapakinggan po tayo, Bacolod and Negros Occidental. Morning po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod at Iloilo sa inaabot ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po si Action Art po ng Action Radio Bacolod. Sir, tell us, ano ho ang mga, may initial na ho ba na mga negotiation o ano ho ang nangyari after this activity? At magpapatuloy po ba itong kilos sa protesta at untat biyahe kung dito sa atin sa Negros, itong ginagawa po natin dyan na magkasapian ng piston? Sa kasalukuyan ay mayroong naganap na pag-uusap ng Monday. Na kung saan ay tayo ay pinuntahan ni Chairman Gwadi sa isang masap area natin at nagkaroon nga ng dahil at hihain natin sa kanya yung ating mga demands, ano? Yung katulad ng pagbasura sa umbubas transiting guidelines at yung pagbabalik muli sa 5 taon ng ating pangkisa. Opo. At sa ilalim ng modernization ay dapat sa ilalim ng rehabilitation hindi sisari na bumili tayo ng ubod na kamamahal ng mga sasakyan. At pangapat ay yung sinasabi natin na dapat kansilahin ng LTFRB yung mga penalty na ubod ng kamamahal mula nung kaapandemya. At kapandema ay yung pagtanggal ng deadline ng, ng December 2021. Opo. So sa ngayon ho ay optimistic ang grupo ng piston na ito ho ang deadline na sinasabi po ng DOTR at saka ng LTFRB ay hindi po matutuloy na after December wala na ho yung lahat ng mga jeepney natin sa mga kalye. Kaya ito yung ating maringa natin kinukundina sapagkat pagtingnan po natin yung modernization program ay ito ay hindi tapas. Kundi ito ay isang executive order lamang ng DOT at LTFRB. At ito ay sustainable pag sa platform ng legality. Kaya ito ang sinasabi nga natin sa LTFRB at DOTR, sana ay muling pag-aralan itong programa ng modernization. Sapagkat sa ilalim ng modernization ay pinapatay yung ating mga kabuhayan ng mga driver at mga operator at simple yung ating mga lokal na mga manggagawa ng ating public transport. Kung ang layunin lamang ng gobyerno ay para ayusin ang muda ng ating public transport, bakit hindi magbuo tayo ng sarili nating industriya, tayo ang lumika ng ating public transport. Hindi tayo nakaasa sa mga dayuhan sapagkat pagang nakaasa tayo sa ibang bansa ay hindi unlad yung ating muda ng ating public transport. Magkos ito ay magbubulusok sa kabuhayan at ng ekonomiya ng ating bansa. So, can we consider na naging successful ho, matagumpay ho, itong pagkilos protesta at saka yung untat na biyahe po ninyo dyan sa Manila at sa ibang kapuluan po ng Pilipinas? Ito po na tayo ay umabot dito sa National Capital Region. Opo. Na halos ay umabot tayo ng 95% na naparalyze natin. Halos sa umaabot na 300 na ruta dito sa NCR ay naparalyze ng Lunes, Martes at hanggang kahapon. At kahapon ay nagkaroon tayo ng march rally mula sa Welcome Rotunda at tumungo tayo sa pana ng Mindanao, Malacanang para irehistro yung ating mariin na pagkundina sa kawalang aksyon. Ni Pangulong Marcos sa ating kalagayan sa hanay po ng public transport. Kaya kahapon ay nagkaroon po tayo ng marcha sa Mindanao po. Apo. Sir Moody, sa mga kasamahan po natin dito sa Bacolod, sa Unlock at saka sa iba pang organisasyon sa transportasyon, ano ho ang mensahe ninyo mula dyan sa Metro Manila po? Ang panawagan natin sa iba't ibang mga samahan o iba't ibang mga federation, hindi lang marahil sa Undok at Iloilo, hindi sa buong bansa. Ang panawagan po natin ay kailangan na higit na palakasin at palawakin yung ating mga samahan
at magbuo ng malalapad na mga alyansa sapagkat hindi tayo papayag na mawala ang ating mga public transport na isa sa pangunahing nagsiservisyo sa ating mamamayan. Kaya ang sa atin ay maghanda, mag-prepared para sa isang mas malawak at mas malakas na pagkilos laban dito sa Bugo sa tuwad ng modernization program na inilalaki ng administrasyon. Apa. On that note, Kamudi, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po at siyempre sa inyong inaabot ay magandang umaga po sa lahat. Action Hotline! Ang